Hello bosses! If you are an aspiring or newbie virtual assistant or social media manager and you are asking if paano ba i-share ni client yung social media accounts niya sa akin para ma-manage ko as a social media manager or maybe a general virtual assistant, then I think this video can help you. I'm gonna share with you three ways on how clients can give access to their social media accounts sa VA nila or sa social media managers nila na super smooth and super secure the way. If you want to learn more about that, just keep on watching. So for the first way na maisasuggest ko on how the client can share their social media accounts to their VA or social media manager is to use a scheduling tool. So the client should decide kung ano yung scheduling tool na gagamitan nila. After that, kung naka-decide na, kailangan na siyang mag-sign up. If ever, wala pa siyang account doon. Pero kung meron na, dapat i-connect na yung social media platform na yun sa social media tool para pag-ibigay niya na yung login details ng scheduling tool kay VA or kay social media manager. Pag-login doon ng VA or social media manager, nakakonnect na lahat ang social media accounts and hindi na niya kailangan pag-i-connect. And then from there, once nakakonnect na and na-login na ni VA or social media manager yung scheduling tool na sinet up ni client, doon pwede na siyang maka-schedule, pwede niya nang ma-check yung analytics, pwede na din siyang mag-respond doon sa inbox or mag-respond sa mga comments. But it depends ha kung ano yung ginamit na scheduling tool ni client. Kasi merong mga scheduling tools na walang feature na maka-respond ka sa inbox messages or maybe walang feature na analytics. If you still don't know kung ano yung best na scheduling tool, we prepared a list for you guys para makita nyo yung mga free plan na ino-offer ng mga scheduling tools. Ito yung mga scheduling tools na very common and very popular lang ha. Makikita nyo dito sa spreadsheet na to kung ano yung mga plans na walang bayad. So, if ever your client or ikaw mismo wala ka pang budget for the premium plan ng mga scheduling tools, then I think this spreadsheet is really helpful for you to decide kung ano yung scheduling tool na best for your business. So, I would highly suggest that you click this link below para ma-message kami na you are asking for the free spreadsheet na nakalist doon lahat ng mga content scheduling tools. But ito lang ha, you have to know this one. Kasi if mag-change ng password si client sa Facebook niya or sa LinkedIn niya or kung ano yung social media account na nakakonnect sa scheduling tool, lahat ng mga nakaschedule sa scheduling tool mo, hindi yun siya mapapublish. Like, madi-disconnect siya. Ilang beses itong nangyari, I'm doing the scheduling thing sa kanyang scheduling tool and then, nag-change pala siya ng password nung gabing yun, hindi na-publish yung na-schedule ko. Tapos, kinabukasan, pinagalitan niya ako kasi daw, hindi daw na-publish yung na-schedule namin na post. I checked it inside and yes, hindi nga siya na-publish. And I'm wondering why, bakit? Bakit hindi siya na-publish? Nawala pala yung connection sa social media niya. So, when I try to reconnect it, nakita ko na nag-change pala siya ng password. So, I told him, I know na why hindi na-publish yung post natin. Kasi, na-disconnect siya because you changed your password. Am I correct? Nakita ko kasi ito. Tapos, screenshot ko siya. Sinabi ko na, nag-change ko pala ng password kagabi. That's the reason why. So, lesson learned, every time na mag-change ng password si client, kailangan niyang ipaalam sa'yo para ma-reconnect mo again or dapat ma-reconnect niya from scheduling tool to social media account niya na chininjan niya ng password. So, the second way naman on how to have an access sa social media accounts ng client niyo is to ask them to add you sa platform mismo. Like, for example, sa Facebook page, pwede silang mag-add doon ng roles. Merong admin role, merong moderator role, analyst role, advertisers role, editor role, pwede kang i-add nila based sa kung ano talaga yung work mo sa kanya. So, let's say you are a manager role, so pwede ka nilang ilagay as a manager, but that is for Facebook page ha, wala yan sa personal Facebook. So, pwede kang mag-add din sa Facebook group. So, ito yung mga social media platforms na pwede kang mag-add ng roles. Facebook page,
group. Channel na brand or business account ha. LinkedIn page. Ito sila yung mga alam ko na pwede kang magdagdag ng roles. Ito naman, ang list na din na to, ito yung hindi ka pwede na mag-add ng roles. Or wala pang feature na pwede kang mag-add ng role. Like for example, Instagram. Hindi ka pwedeng mag-add ng role ng admin sa Instagram. So ito, na pwede kang maka-add ng roles, pwede kang i-add ng client mo as an admin. Ito yun sila yung pwede mong makita yung mga analytics, pwede yung kapag respond ka. But then again, it depends on the role that they are giving to you. For example, you are just an advertiser, ha? Merong mga feature or meron kang mga parts hindi mo makita or hindi mo ma-access. Maybe you are asking, so now, Sui, what if my client wants me to handle their Instagram account? So, walang feature na mag-add ng role. Paano namin yan gagawin? Paano niya i-share yung login details niya sa Instagram account? So, ito ang gagawin niyo or ito yung masasuggest ko kasi ito din yung ginagawa ng client ko. And this is how I also share my passwords to my team. I'm using Lastpass account. So, ang Lastpass, it is a password manager. Meaning, nakastore doon lahat ng mga passwords ko and pwede ko siyang ma-share sa team ko or sa clients ko through just sharing via email. So, I'm gonna create a different video tutorial for Lastpass ha. But I'm gonna share with you kung ano yung mangyayari if you are going to use Lastpass. So, when you are going to use Lastpass, dapat kayong dalawa may Lastpass account. Ikaw na VA or social media manager at yung client mo, dapat meron din siyang account. Tapos, kailangan kayong mag-download ng extension ng Lastpass. Google extension. So, yan yung always na ginagamit ko, Google kasi na browser. So, Google extension yung ginagamit ko. Pero, I think available din siya sa Mozilla Firefox. And I'm not sure if available siya sa Safari, no? Pero maybe. Maybe. Hindi ko lang na-try kasi Google yung always na ginagamit ko. And then, kung isi-share mo yung password or isi-share ni client yung password sa'yo. For example, sa Instagram, ha? Isi-share niya yung password through LastPass. Masi-share niya sa akin. I have to accept it yung share niya. Tapos, when I log in, hindi ko makikita yung password itself. Pero, malalog in ako. So, it's really very safe. This is not sponsored ni LastPass, ha? I just really use it since then na nalaman ko kung ano talaga yung purpose niya. It's very nice. Especially, ako na malilimot din talaga when it comes to password. Doon nakasave lahat yung password ng clients ko ng my own business sa lahat ng mga social media accounts ko din doon. And then, not just that, it is also a Vault Pass. Ang Vault Pass is pwede siyang mag-save ng mga credit card details mo, mga debit card details mo. So, when you are going to pay something online, especially, I'm always doing parang online payment na lang sa lahat ng mga purchases ko, I can just easily get all the details from my LastPass. Automatic siyang nag-fill out sa form.
Super easy talaga. So, yan din yung ginagamit ng client ko para i-share niya yung details sa akin ng mga credit cards niya. Yung mga clients ko kasi, they are entrusting me their credit cards kasi I'm the one na who's paying their, let's say, I said to her or him na, hey, I think it's really better to upgrade our MailChimp account kasi full na siya. Binibigay na lang nila diretso yung credit card details through LastPass. And then, ako na yung nagbabayad. So, ako na yung parang nagsa-subscribe or ako na yung nagpre-pay directly through the credit card information na binigay nila sa akin through LastPass. So, it's very easy to use and very convenient, very safe talaga siya. Kahit for free lang yung gamitan mo. Ako, gumagamit lang ako ng for free for my LastPass account. So, I think it's really very helpful, especially if you are a virtual assistant and if you are managing a lot of clients. It's easier for you to exchange login details and login credentials para maka-access kayo sa mga accounts without you knowing talaga the real password. I'm gonna create a tutorial talaga step by step on how to use LastPass para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko kasi I think mas clear talaga pag may on-screen na tutorial. So, that's that. Yun lang yung mga experiences ko on how to have an access sa social media accounts ng client. And if you have any other ways na pwedeng maka-access si client na hindi ko na-mention, please feel free to comment that below so that dagdag information din for me. So, yeah, if this video helps you, please don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to ring the bell button. And yeah, before I'm going to end this video, I would like to flex the works of my boss babes and bosses inside my group. Check this out! If you would like to join our Facebook group, just research I'm ready to Boss Up by Brixui, and don't forget to like our Facebook page at BossUpPH, and don't forget to follow our Instagram accounts at Brixui and at BossUpPH. So yeah, hope to see you guys on my next one. Bye!